gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit, ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa lilim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng galak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Oseas, na mga 800 years bago dumating si Jesus, ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawang kaharian. Nandoon ang kaharian ng Israel na ang kanyang capital city ay Samaria. At nandoon ang kaharian ng Juda na ang capital city niya ay ang Jerusalem. Ang kaharian ng Israel ay binubuo ng 10 tribu. At ang pangunahing tribu dito ay ang tribu ng Ephraim. Ang kaharian ng Juda naman ay binubuo lang ng 2 tribu. At nangunguna ay ang tribu ng Juda. Si Propeta Oseas ay pinadala ng Diyos na magpahayag sa kaharian ng Israel at sa lungsod ng Samaria. Maunlad ang kaharian ito. Pero sa halip na sumamba kay Yahweh, sumasamba sila sa mga diyos-diyosan na gawa ng kanilang mga kamay. Sa halip na pumunta sa Jerusalem kung nasaan ang templo ni Yahweh, gumawa sila ng 2 dambana, isa sa Bethel at isa sa Dan. Doon sila sumasamba sa mga bakang ginto. Ito ang kasalanan nila. Sa halip na umasa sila sa Diyos, umasa sila
sa empero ng Assyria. Ang panawagan ng propeta sa kanila ay, "Manumbalik na sa Panginoon na inyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan." Totoong pabagsak na ang maunlad nilang kaharian. Kinalaban sila ng Assyria na inaasahan nila. Kung babalik lang sila sa Diyos, patatawarin sila. Mamahalin sila ni Yahweh at mawawala na ang kanyang galit sa kanya. Kung manumbalik sila sa Diyos, maitutulad sila sa mga tanim na mayabong na palaging namumulaklak at namumunga tulad ng ulibo at ubas. Magiging matatag sila tulad ng matitigas na puno ng sedro. Matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Sa kasaway ang palad, hindi sumunod ang mga Israelita sa panawagan ni Propeta Oseas. Hindi nila iniwanan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kinilala ang kanilang kasalanan. Kaya tuloy, sinalakay sila ng mga taga-Assyria. Pinabagsak ang Samaria at pinatapon ang 10 tribo ng Israel sa buong panig ng impero ng Assyria. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi. Nananawagan ang Diyos na kilalanin na natin ang ating kasalanan at bumalik na tayo sa Kanya. Sana ang kasaysayan ng Israel ay magsilbing leksyon na sa atin. Hindi basta-bastang nagpaparusa ang Diyos. Nananawagan muna siya. Pakinggan na natin ang kanyang warnings. Magiging maayos ang buhay natin kung tayo ay susunod lang sa kanya. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.